As a continuation of our discussion sa binomial expansion pattern, this is video number 4 at may halimbawa tayong inianda, 2x plus 3y raised to the fourth power, find the third term in the expansion. So paano ba hanapin ang third term ng expansion na to? Ang una kong gagawin is, definitely may fraction ng sagot. Sa numerator, dahil 4 ang exponent ng binomial, I will write 4 factorial. So kung 5 yan, 5 factorial ang nasa taas, kaya lang ang given is 4, therefore it will be 4 factorial. Dahil ikatlong term lang naman ang inaana, babawasan ko ng isang 3, ang susulat ko sa denominator, ang unang susulat ko is 2 factorial. So, kailangan ko pa ng 2 para maging 4 kasi 4 ang nasa taas. 4 minus 2 is 2 factorial. So, sa denominator, susulat ko uli ang 2 factorial. And then, kada term na meron ng binomial natin, we have the 2x and 3y, including their signs, ganito ang gagawin natin. I-multiply natin sa fraction ng 2x na naka-enclose, ganun din ang 3y. At ang bawat isa sa mga 2x and 3y na yan, piyado may exponent. Ang sequence is 2, 2. Pagdating dito, pagbabalita rin lang ang 2, nagkataon lang na parehong 2. 2, 2. So ang exponent ng 2x is 2. 3y is also 2. And then, continuation ng solution natin. Ang ibig sabihin ng 4 factorial is 4 times 3. Times 2 times 1. 2 factorial is same, 2 times 1. 2 factorial is another, 2 times 1. Then, square natin ang 2, square natin ang x, square natin ang 3, square din natin ang y. And then, if we're going to simplify the solution, 2 and 1 will be canceled, both numerator and denominator. 4 times 3 is 12. 2 times 1 is 2. But 12 divided by 2 is 6. Then times, 2 squared is equal to 4. Then x squared. 3 squared is 9. Then y squared. If we're going to multiply 6 and 4, we have 24. But what is 24 times 9? So let us compute 24 times 9. So we have 4 times 9 as 36, 6 carry 3. 2 times 9 is 18 plus 3 is 21. So therefore, we have 216. Ang ibig sabihin niya ng sagot is 216 x squared y squared. Ito yung pangatlong term kapag in-expand natin ang 2x plus 3y raised to the 4th power. So napakadali lang ng pag-aanap ng rth term ng isang binomial expansion. So, try nyong subukan ang pag-aanap ng fourth term and second term. Hanggang dito lamang po and thank you very much. Please subscribe po sa aming YouTube channel. God bless us.